I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, nandito tayo ngayon sa Hamdaption PH. Kasama natin Sir BG. So, bali dito guys, medyo interesting lang tong area na to. Dahil nagulat ako kasi dito sa Animal Con, lahat dito is more on bentaan ng mga iba't ibang pets. Pero yun nga, napadaan ako dito. At eto. So sir, hingi lang ako ng details dito dahil nakita ko Adopt Me regarding sa hamster. So ano po ba yung mission ng ano nyo, ng group nyo? Okay, sumali kami sa Animal Con para ipakita sa mga tao na hindi lang sa dogs and cats na may adoption. Meron din tayong mga adoption for hamsters. So medyo weird kasi hamster na pinapa-adopt. Mura lang siya, pwede mo siyang bilhin. Pero nagbigay din kami ng statement dito na kahit yung mga murang hayop na tulad ng mga hamsters na to, kailangan pwede din sila i-adopt and deserve din nila mabigyan ng magandang buhay. Oh. Yan. So grabe guys, kasi na-amaze ako. Ang ganda ng mga enclosure nila dito. Tapos pwede kayong mag-adopt ng hamster. Pero yun nga sir, di ba may mga requirements na dapat nilang i-fulfill bago sila makapag-adopt? Yes, yung adoption namin, it's free. Talagang walang papayaran. Grabe. Pero meron tayong mga requirements to ensure na maalagaan yung mga hamsters natin na maayos. Okay. So bali dito sir, anong klase ng hamster yung mga makikita natin dito? Meron tayong mga apat na species ng hamsters dito. Meron tayong mga Syrian hamster. Syrian, Roborovsky. Meron tayong winter white at cattle dwarf hamsters. Yun, grabe. So guys, imagine nyo, dito sa event, more on yung mga napansin ko na ikot ko dito is more on mga nagbibenta sila lahat. Pero dito, pwede kayong mag-adapt. Tas ang ganda ng mga enclosure dito. Pero, sir, matanong ko lang sir, itong enclosure po ba natin na gaya nito is for sale siya? Meron tayong binibenta ganyan sa online. Bali, customize sir, depende. Customize siya. Ayun, sir, FB page sir, sa mga gusto at nagpa-planong border ng mga gandang enclosure. At sa mga gusto mo na mag-adapt, pwede nyo i-check yung Hamdaption page Facebook. Okay. If interested kayo sa mga bean cages, meron tayong little ham supplies sa Facebook and Shopee. Ayun, so, pero speaking naman sir, kapag may mga hobbies tayo na usually hindi na nila naalagaan, nagaano rin kayo sir? Pwede yes, kayo may inyo. Mga hamsters na napapabayaan at hindi na kayo alagaan, pwede nyo i-turn over sa Hamdaption or pwede kami yung maghanap ng mag-adopt ng mga hamsters nila. Oh, okay. Para hindi sila mapabayaan. So guys, sobrang medyo natouch ako sa ginagawa nila. Shoutout kay sir, napaka-solid doon. At sa team nila, dahil nga dito, yung mga hamster, usually ito mabibili mo kahit saan sir ng pet shop, di ba? Mura lang. Pero ang kagandaan dito guys, kung mapapansin nyo, tingnan nyo naman yung enclosure dito. Grabe, sobrang na-amaze ako. Ang gaganda ng mga enclosure nila dito guys. Ayan, oh. Pero ito guys, is not for sale, for adoption siya. Basta mapulfill nyo lang yung mga requirements na dapat na hinihingi ng group. So pwede nyo na silang ma-adapt. At ayun nga, sa mga hobbies dyan na medyo hindi na naalagaan yung mga hamster nila, pwede nyo kontakin sila sir at pwede nyo i-surrender yung mga hamster ninyo. And sir, details lang, magkano nag-range yung mga ganitong klase ng mga enclosure? If meron tayong price range, pwede natin i-fix doon. Pero if i-ask natin kung nasa magkano yung mga ganito, around mga nasa 3K nilipotan sa 3K, itong mga ganitong klase. Pero iba-iba kasi, may iba na mas malalaki, so iba naman yung price niya. Oo, ito guys, pakita ko lang sa inyo. Ito, grabe, napaka-solid na ito. So tingnan nyo naman kung gaano ganda yung... First time ko lang makakita ng ganitong klase ng enclosure ng mga hamster. Talagang grabe, na-amaze talaga ako. Kasi usually sir, di ba, naka-bin lang yung ano nila. Bar cage. Ganun lang. Pero dito, binonggahan talaga, napaka-solid guys, oh. Talagang princess siya. Yung mga ilalagay na hamster dito, talagang sobrang solid, eh, no? Ito yung ginawa nila yung enclosure dito, guys. Ayan. Again, sir, sa mga gustong mag-adapt at sa gustong mag-surrender ng mga hamster,
sa nila po kayo ulit pwede nga kontakin? Pwede lang kami i-check sa Facebook, Hamduction PH. And yun, nandun lang din lahat. Makikita nyo yung mga requirements pag i-message nyo kami. Okay. Sir, baka may gusto kayong pasalamatan at shoutout? Shoutout sa mga nag-aalaga ng mga hamsters dyan. Reminder lang na part ng responsibility natin na alagaan yung mga hamsters natin. Kahit maliit lang sila, deserve pa rin nila na magkaroon ng magandang life tulad natin. Ayun. So, yan. So, sir, salamat sa information na binigay nyo. Thank you. Guys, dito ngayon tayo sa Wolfpack Exotics. So, check natin yung mga exotic pets sila dito. And by the way, kasama natin si Kuya. Hi, Yancy. I'm Yancy Lu from Wolfpack Exotics. Ayun, si Kuya Yancy. So, meron tayo yung napansin dito na crocodile. Ito. Albino crocodile. Yes, it's albino. Only one in the Philippines. Guys, nag-iisa lang to sa Pilipinas. So, grabe. Sir, ito ba for sale ba siya? For display only. Rental stock. Okay, so guys, pero na-amaze ako dito guys. Ngayon lang din ako nakakita nito. Albino crocodile, ayan, nag-iisa lang sa Pilipinas. Ayan, tapos bukod doon sir, ano ba yung mga makikita natin dito sa Wolfpack Exotics? Dwarf caiman. Meron tayong nakita dito guys, dwarf caiman ito. So ito sir, for display lang din to. Rental stock lang. Okay, ayan o guys, so. Sir, yung mga ganitong klase ng mga caiman, kuya. Meron ka mong lapit sa mouth. Yung mga ganitong caiman, kuya, ilang ang hinahaba niya, maximum size nila? Mga 5-6 feet. 5-6 feet yung pinaka-maximum size nila? Grabe. Anong diet na ito, sir? Meat. Meat, mga meat. Yun. Grabe. Pwede yung fish. Tapos dito guys, meron din sila dito mga binibenta ng mga ibang reptile. So meron din sila mga birded dragon dito, meron na tortoise. Ito. Kaya magkano po yung mga tortoise natin dito? Ganito mga sizes na mga 15,000. 15,000? 15 to 20. Big papers naman yan. Meron. Okay. Galing sa amin lang. Okay. Tapos dito sir, sa birded dragon, magkano? Birded dragon, 25,000 is not perfect. 25,000 to 20,000. So yung price guys nakadepende sa morph at kaka yung size. Ayan guys, so again sa mga gusto at nagpaplanong umorder, check nyo na yung FB page nila guys, Wolfpack Exotics, at hanapin nyo si Kuya Yancy. Thank you. Salamat kuya. Guys, nandito naman tayo ngayon sa Bird Moss. Ayan, na kung saan, eto, na-amaze ako dahil ang gaganda ng mga terrarium nila dito guys. Sige. Ayan. By the way, kasama ko si Sir Angel. Ayan. So, bali sir, idea lang sir kung magkano nag-range yung mga pricing ng mga terrarium natin dito. Ito sir, sa precinct tank na to. Well, the ratio height niya, nasa 4,000 po isang setup. Forward, hindi na rin din. Actually, lahat yan. 4,000 lahat ang setup. And then, meron na silang kasamang spring tail sa loob, which is yun yung kasi close terrarium siya, may tendency mag-build up yung molds. Okay. So, spring tail sa isopod, pwede nilagay dyan para sila na yung kakain ng mga molds na mag-build up. Mm-hmm. So, bali sir, ito sir, self-sustaining na siya. Yes, self-sustaining na siya. Ang kailangan lang ng maintenance itong ilaw, ang gamit ko dito is 12 watts. Okay. 10 hours to 12 hours yung lighting ko. And then, once na mapansin mo na pag-dry na siya, dun mo lang yung time na sprayan or ng water, yes, or humidifier, ito gamit ko. Napili ko lang sa Shopee. Okay. So, ayan. Ma-rehydrate ulit sila. Yes. Tapos ito, actually, patubo na bagong fern, no? Pabloom na siya. Okay. So, bali sir, yung mga ganito sir, hindi naman ganun kahirap maintain. Hindi naman. Room temperature, okay lang yun sila. Hindi naman sa sari ang naka-aircon. Okay. Guys, sobrang na-amaze ako dito. Ayan, no? Dahil ito yung mga ganitong klase ng terrarium, pwede nyo ilagay yan sa mga offices nyo, sa mga rooms nyo. Sobrang ganda. Ayan, oh. So, magkano ulit ang price nito, sir? 4,000 po. Actually, sir, yung mga ibang nag-avail sa akin, dinidisplay nila sa office. Yung mga tao na walang time mag-nature tripping. And, chine-check lang nila, tinitingnan nila. Parang feeling nila nasa nature. Sobrang nakakamiss nito, guys. Ang ganda. Sa mga gusto mag-avail at umorder online, saan po ba kayo pwede na? Meron akong Facebook page which is Beard Moss. Itong nasa damit ko, Beard Moss, check nyo lang. Message nyo kayo sa akin. Pero tumatanggap din kayo sir ng online transaction, mga deliver. Sir. Yes, pwede rin. Minsan ako na rin nagde-deliver. Okay. Sa area. Okay, yan. Yeah, guys, sa mga nagpaplano gusto umorder na ito ng mga terrarium, ayan, sobrang ganda. Check nyo lang yung FB page ni Sir Anjo, Beard Moss. Thank you. We'll be right back.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Dito naman tayo ngayon sa Amazeball Reptile PH. At yun nga, sobrang nagulat ako dahil first time ng owner, especially Sir Ton. Ayan, Reling Pangyaw. Kung matatandaan nyo, eh, siya lang naman yung nagbigay sa akin ng ball python kaya tayo nakapag-alaga. So, yun yung nakikita nyo guys na ina-upload ko dyan sa mga epic page natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito guys, mga bago niyang mga na-breed, mga morph, sobrang ganda talaga. Mga ball pythons, highly recommended itong Amazeball Reptile PH. So bisitahin niyo na to guys. Grabe yung mga morph ni sir dito. Ayun oh, napaka solid talaga Amazeball Reptile. So sir, kamusta? It's been a long time. Buti naman, no? Good to see you again. Ayun, masaya rin ako, nakita kita rito sa event eh. Ayun, so dito ba sir, anong mga morph meron tayo dito ngayon? Madami, mostly mga pang recessive tayo. May head clown, head pie, mga head lavender, and then nilagyan natin ng mga jeets on top of it para yung potential na baby na pwede may produce gamit nila talagang solid. So guys, yung mga binitbit dito ni Sir Wellington, hindi basta morph lang nalaan dito. Medyo mabigat-bigat yung mga morph. So sir, ranging ng pricing details na, from dun sa mga pinakamababa na morph na dalawa hanggang pataas. Meron tayong pinakamula yung 4,000, pero meron din umabot ng mga 80,000-90,000. Pero mostly nasa mga 10 to 20,000 range naman. 10 to 20,000. So guys, again, yung Amazeball Reptile PH na po, provide din niya ng mga legal permit, lahat ng papers. So yung i-avail nyo ng mga ball python na kagaya nito is lahat yan with papers. So wala na kayong problemahin yan guys. Aalagaan nyo na lang. Bibili nyo na lang ng enclosure, tama ko sir? So ayun o, so check natin yung mga iba rito. Sir, eto sir ay mga breeders na ba itong nandito? Breeders na. So eto mga for sale din to? Yes, yes. Yung mga ganito sir, eto for example, anong mode ko sir? Eto ang genetics nila ay Lesser Mojave, pero ang tawag dito ay Blue-Eyed Leucistic. Blue-Eyed Leucistic? All white. Yung ganitong snake sir, magkano nag-range tong ganito? Yung baby na ganyan siguro nasa mga 15 to 20, pero ito since medyo malaki na siya, 35,000. 35 ako kasi mga breeder size na. So ayan guys, marami kayong pagpipilihan dito with different morphs na mga ball pythons. And again, sa mga alam naman natin ng snake, kinatatakutan, pero sir, di ba lahat to is pwede sa beginner din dahil hindi sila venomous, tama ba? Pwede sa beginner dahil pwede sa hindi sila venomous, talagang mabait sila at very calm, mabagal gumalaw lang. Madali handle. So baka may magtatanong sa inyo, yung size na ito, kasi akala nila sir pag nakikita, lumahaba eh, kagaya ng mga regulating eh. So maximum size na ito sir? Maximum size pa rin ito? Oo. Ito actually, nakitog na ito eh. Okay, okay. Nakitog na yan. So adult na talaga ito. So mga
maximum size nito more or less mga 3 to 4 feet tama ba sa mga ganun? Okay, yun yung maximum size. Tapos ito naman yung mga ibang hatchling na nandito. Ayan, sobrang ganda talaga ng mga work ng amazeball. So again guys, sa mga nagpa-plan at gusto umorder, check yung FB page, ilalagay ko dito yan. At kontakin nyo si Sir Wellington Niao, Amazeball Reptile PH. So ayan, napaka-solid. Sir, thank you sir, thank you. Thank you. So yun nga guys, no, natapos na tayo dito sa event. So ayan, sana nabigyan ko kayo ng panibagong update regarding sa mga booth na nabisita natin at sa lahat ng pets na nakita nyo dito. So again, nagpapasalamat ako sa lahat at nag-congratulate sa mga organizer, no, ng event. Sobrang successful at napakadaming tao. So dito na ako nag-outro guys dahil nga ayan sa party nyo makikita nyo. So pauwi na tayo guys. Medyo nakakapagod tong araw na to pero sulit na sulit. So ayun nga, again, kung bago ko pala sa channel ko at mahilig ka sa fishkeeping content at sa lahat ng mga pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Again, shoutout din pala ulit sa Broom Helmets, ayan, kina Sir Ped sa Vintage Rider Manila. Salamat po sa pag-sponsor ng ating helmet. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating vlogs. Shoutout sa inyo at ingat po kayo palagi. Happy fishkeeping! Fish show, let's go!